kasama mo kanina. Si Jerome tsaka si Sir Greg, di nag-aaway yun. May gusto ba siya sa'yo? Oo talaga, no? Lagi kang palabiro. Kaibigan ko lang yun tsaka boss ko. Boss ba? O kaibigan? Hindi pwede magpagusto? Ikaw ah, kung ano na talaga mga sinasabi mo. Diba kaya ko magbasa ng isip? Gusto mo alamin ko? Wag! Wag! Bakit mo naman gagawin yun? Para malaman ko, hinadadaman nila. Salamat, Entoy ah, sa pag-aalala sa akin. Pero di naman kasi ata tama yun eh, yung manghihimasok tayo sa damdamin ng iba. May gusto ba ikaw sa kanila? La. Kahit wala kong powers, nakikira ko sa mata mo, ibang sinasabi ng puso mo sa utak mo. Tingnan mo nga, yung hilat siya pala ng mukha niyan eh. Hindi magkakaroon ng ganyang anak si Angel at Maris. Hindi bali, Mike. Eh, mukhang nakukumbinsi ko naman si Mama doon sa DNA test para matapos na itong kalokohan na to. Good. Kaya lang, paano kung positive? Pwede ba, Mike, ha? Hindi ka nakakatulong. Nasa kanya yung kwintas, tas anak din siya ni Shoni. Ikaw na lang mismo nagsabi, di ba? There's no such thing as a coincidence. Paano ko siya nga si Kristal? So, kung siya si Kristal, maaari na nasa kanya yung mga duwende? Yan ang dapat natin alamin. Ano? Babalik na naman ulit tayo dun bukas? Tay, kailangan natin gawin yun. Hindi pa nababase ni Entoy ang isip ni Fiona. Kaya nga wala akong tiwala dyan sa Greg na yan. Pagkatapos, hindi pa tayo sigurado kay Fiona. Malay niyo, may kinalaman siya sa nangyari. Eh, paano kung kasabot din si Greg? Eh, baka mapasama si Inday. Alam niyo, malapit lang naman niyang si Fiona. Pwede nating imbestigahan niyang kahit kailan. Ang unahin natin, yung si Robert. Nako! Mas kahina-hinala yung mga kilos nun eh. Paano natin gagawin yun? Sinisante na ni Greg si Robert. Iisip tayo ng paraan. Kailangan malaman natin lahat tungkol sa kanya. Mukhang nakakalapit na kayo ng boss mo, ha? Naniligaw ba sa'yo yun? Ha? Bakit naman manliligaw yun? Tsaka, bakit naman siya magkakagusto sa'kin? Bakit naman hindi? May tsura ka naman. Sanat ka na sa ayos, pero bait mo. Sipag ka, maalalahanin ka, pagmahal ka sa pamilya mo. Ano yan? Nagaling yan. Anong nakain mo? Siya na ang mayaman, siya na ang tanong, boto. May gusto ko ba din sa Greg na yun? Ma'am, sigurado na po ba kayo sa kanya? Pati ba naman ikaw, Penelope? Eh, ma'am naman kasi, nakita ko naman po kasi ang anak ninyo, ang mga magulang ni Kristal. Hindi po kasi nila kamukha si Andeng. Eh, pero huwag niyo akong intindihin. Ang importante po doon, hanggat may lukso ng dugo. Meron nga ho ba? Hindi ako sigurado. Inday, andyan na ba si Andeng? Wala pa po eh. Bakit? Nakita ko kasi kanina, papunta sa bahay niyo. Akala ko uuwi na. Ay! Hindi pa nga po nauwi eh. Hindi pa siya nakabalik. May lalaki kasi humahanap sa kanya. Nakita namin, sinama siya. Lalaki po? Anong itsura? Hindi ko namukhaan eh, pero hindi tiga rito. Ngayon lang po ako nakapasok sa ganito kagarang bahay. Andrea, naalala mo ba ang mga magulang mo? Hindi na po eh. Baka po kasi bata pa ako noon. Nagkaisip lang ako, nasa tambakan na ako. Tambakan? Opo, dun po ako lumaki. Ang hirap-hirap nga po ng buhay namin. Nung bata ako, kailangan ko mangalakal. Para lang po makakain kami. At makapag-aral po ako. Hindi kaya si Mike yun? Baka kinuha na siya ni Mike. Nay! Nay! May sinasabi po ba kayo? Wala, wala, anak.
Anak, tawagan mo ang Ate Andeng mo. Baka kung ano nangyari sa kapatid mo. I'm sorry. Nakailangan pagdaanan mo ang lahat ng iyon. Teka lang po, ah. Hello? Hello, Ate! Asan ka na ba? Nag-aalala sa'yo si Nanay. Ano ka ba? Pwede pang next time ka nalang tumawag? Storbo ka. Ate, nag-aalala talaga sa'yo si Nanay. Paano? Meron pa pumunta rito. Sinabi, nakita ka na raw pa uwi, tapos wala ka naman dito. Sabihin mo, okay lang ako. Mamaya ka na tumawag. Eh, asan ka ba, Ate? Pakisabi kay Nanay, nasa shooting lang ako. Huwag mo na akong kulitin. Ano ka ba? I need focus. Kina? Kausapin ko, Ate. Hindi na ba, Nay? Pero mukha naman siyang okay. Kailangan ko na pong umuwi. Hindi ba pwedeng mag-stay ka muna? Gusto pa kitang makilala. Eh, baka po kasi nag-aalala na yung nanay ko. Sasamahan kita. Ako ang magpapaliwanag sa kanya ng lahat. Wag na po, kasi ganito po kasi yun. Yung nanay ko po, may sakit, may high blood po yun eh. Bawal po siya ma-stress. Ako na lang po magsasabi sa kanya, kasi baka po mabigla yun sa mga natuklasan ko dito. Sige po, alis na po ako. Pangako po, babalik po ako. Sige po. Paano po tayo nakakasiguro kay Sir Robert? Wala namang masama kung susubukan. Lalo na kung kahinahinala. Kaso paano na po yan? Wala na siya sa kumpanya. Para mababasa ni Inday yung mga iniisip niya tungkol sa duwende. Yun nga yung inaalala namin, Inday. Iniisip namin sundan siya. Basta po, tutulungan ko kayo. Bago yan, ah. Ano yung bago? Yung ngiti mo. Sa kaya mga mata mong parang pagkasesya. Dahil kay Inday yan, ano? Nakakatuwa talaga si Inday. Si Inday lang pala ang katapat mo. Alam mo, dapat pala dinidikit sa'yo araw-araw si Inday. Mabawasan yung pagiging masungit mo. Para naman, lagi ka nang umingiti. Mustiso lang yun eh. Kahit maganda ko siya, pag ako nakaipon ako, wala yun. Panama yun. Mustiso lang yun. Bakit ba ako namumroblema? Matagal ko nang kilala si Inday. Katrabaho lang naman niya yun, wala yun eh. Kakakilala lang niya dun eh. Kaganito. Siya na ang may yaman, siya na ang may oto. Anak ng... Siya na... Inlove yata ako, Inday. Inday, anak, may itatanong sana ako. Ano po yun, Nanay Mimi? Bakit mo inimbitahan si Greg dito? Gusto ko lang po kasi magpasalamat sa kani. Ang dami niya na po kasing natulong sa akin. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Nay Mimi, tumatanaw lang po kasi talaga ako ng utang na loob sa kanya kasi binago niya po yung buhay ko eh. Alam mo anak, maraming paraan para mabago ang buhay ng isang tao. Minsan, sa antas ng pamumuhay, sa itsura, o sa puso. At sa lahat ng pagbabago na yon, yung sa puso ang pinaka-importante dahil yun kaya ka nun baguhin. Sa ikabubuti o ikasasama mo? Wala naman po ang karapatang magkaroon ng nararamdaman para kay Sir Greg dahil imposible naman po na magustuhan niya ako. Andeng! Naku, anak! Nay! Diyos ko! Mabuti umuwi ka na. Nay, sorry po talaga ha. Nagtampo lang ako kaya nagliyas ako. Wala na yun. Ang importante, ligtas ka na. Ligtas po saan? Eh, kasi kanina may nakakita daw sa'yo. May kasama ka daw lalaki. Inaisip ko, hindi kaya yun yung lalaki naghahanap sa Tio Lucas mo? Wala yun, Nay. Huwag mo na isipin. Yung matagal na yun. Si, ano po? Si Inday, nasaan? Ay, inutusan ko lang sila ni Onyong. Abis ka na muna, anak. Sarating na yun. Kina Onyong! Oh, Inday! Ate! Ate, umuwi ka na! Oo. Yung tono mo kasi kanina, sobrang nag-alala ka, kaya napauwi agad ako. Oo, pasensya ka na, ate. Nakastorbo ba ako sa'yo? Okay lang. Eh, ate, saan ka po ba kasi pumunta? Dapat kasi, ate, pag-uwi ka, dito ka na agad sa bahay.
Yan tuloy, nag-alala pa si sinanay. Naganap ako ng racket. May nahanap ka naman ba? Oo, sobrang ganda nga eh. Kanina nga nag-shooting na kami. Ito na ang best role na gagampanan ko. Dahil dito, ako na ang bida. Naku, ate, masaya talaga ako para sa'yo. Ikaw na talaga ang next game true. Alam mo, Toy? Salamat. Anong ginagawa mo dito? Nay? Sino yung bagong dating? Kapatid ni Inday yun. Si Andeng? Oo, si Andeng. Bakit hindi niya kumaka? Ganito kasi yung anak. Iba ang magulang ni Inday. Kasi si Inday, si Kristal. Ang kamukha niya ay si Maris at Angelo. Kawawa naman po si Inday. Hindi niya kasama yung totoong pamilya niya. Tayo ang pamilya niya. Tama! Tayo ang pamilya niya. Hindi na siya mag-isa! Hi, sir. Hello. Hi, ma. Hi, pa. Hey. Hi. You're still up. Greg, si Kristal. What about her, Lola? Nahanap na namin si Kristal. Paano? Where? Nahanap na siya ni Alfredo. Nasa kanya ang kwintas ng Tita Maris mo. Can I see her? Can I... Uwi muna siya sa kanila. Pero babalik din siya. Makikilala mo din siya, Greg. I'm very happy for you, Lola. Inday, anak, napapansin kasi ng tatay Teroy mo na napapalapit ka na doon sa Greg. Nanay Mimi, boss ko po si Sir Greg. Kaya lagi talaga kami magkasama. Hindi naman po maiwasan hindi kami magkalapit. Alam mo, hindi sa nanghihimasok ko sa buhay mo, Greg. Akala mo ba hindi ko napapansin na magkasama kayo madalas lately? Matinulungan niya ako kay Mr. Yamada. She's my secretary. Malamang magkasama kami palagi. Good that you recognize na sekretarya mo lang siya. Kaya sa ngayon, ilipat mo siya ng ibang division na serve niya na yung purpose niya. Ayaw kasi naming mapahama ka eh. At lalong ayaw ka namin masaktan. Naintindihan ko naman po kayo, Nanay Mimi. Pero hindi naman po ako magpapa-apekto sa trabaho eh. Tsaka sayang naman po yung promotion ko, di ba? Laki din naman po nang naitulong nun sa akin. Ma, ano pang ginawang masama si Inday sa'yo? Ha? Ano ba problema mo sa kanya? Nilalayo lang kita sa kanya dahil hindi naman tayo sigurado kung mapagkakatiwalaan mo yung babaeng yan. Ma, you don't know her. Pinagtatanggol mo ba siya? No. I mean, it's trying to be fair here, Ma. You know, all my life, piniplease lang kita. At ngayon sana ipaubaya mo to sa akin. Dahil matanda na ako and I want to have my own space. Greg! Mukhang nakakaipon ka na. Hahanapin mo na ba yung pamilya mo? Hindi na po siguro muna, Nay. Bakit naman hindi? Eh, ang dami ko pa po kasi kailangan gawin eh. Dahil ba sa amin yan, anak? Dahil sa paghahanap namin, kaya naantala ang sarili mong paghahanap sa pamilya mo. Hindi po kailangan humingi ng paumanhin doon dahil gusto ko po yung ginagawa ko. Importante po sa akin ngayon ay matulungan kayo. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit pumasok ka sa Vargas? Para makaipon ka ng pantustos mo sa paghahanap sa kanila. Opo. Pero kasi nung nalaman ko po na patay na pala yung mga magulang ko, kayo na po yung naging pamilya ko. Kaya kung gaano po ka-importante sa akin na mahanap yung lola ko, ganun din po kayo ka-importante sa akin. Eh, paano na yung pamilya mo? Sa susunod na lang po siguro, meron naman mga tamang panahon para sa lahat ng bagay eh. Mahanap ko din po sila. Iniiwas mo siya kay Inday. Oh, Mike. Dahil malakas ang kutob ko na yung Inday na yan ang totoong Kristal. Ayokong pati si Greg agawin niya sa atin. Teroy, sino yun? Madali, sinisipat ko pa eh. Ha? Isipin ko, ha? Oo. Si Andeng? Oo, si Andeng. Yak! Uy, ano ba? Ano ginagawa mo dito, anak? Uy, nandang kayo. Ano?
Tay, anong ginagawa ni Andeng? Hindi ko alam, anak. Pero masama ang kutob ko. Tay, baka may ginagawa na siya kay Inday, sukurin na natin! Tara! Sukurin na natin! Aray! Tumak kayo! Ikaw, Intoy, sugod ka na naman na sugod. Mamaya mapapahamak ka na naman dyan. Eh, baka makatakas eh. Teka lang. Si Shoni, hindi na tayo makakalapit kay Inday. Kalika. Nay! Pinilay ko mo rito. Nay, ang sakit kasi ng bato ko. Gusto ko pa na isang unan. Ay, nakuhugyan, kunin mo. May pasok pa yan si Inday. Baka magising, maaga ang trabaho niya ni. Eh. Yung unan ko na lang ang kunin mo. Halika. Sige, Nay. Patay mo yung ilaw, ha? Kalahe mo nga naman, ano, sa inabahaba ng panahon, nakita rin si Kristal. Buti nga, hindi nag-give up si Lola, eh. Nakita mo na ba siya? Ano ang itsura niya? Ah, wala pa, hindi pa. Pero mamaya pupunta daw siya, so makikita ko na siya mamaya. Okay ka lang? Bakit naman hindi? Eh, dati, ikaw lang ang solo nga po. Ngayon, dalawa na kayo ni Kristal. Roger, alam mo sa totoo lang, more than anything else, I just feel more relieved. At pagdating ng panahon na makilala na si Kristal bilang isang Vargas, I feel less pressured. At pagdating ng panahon, I'll have my own time to fulfill my own dreams. Sige, habol ka. Tara! Deng! Nay! Ano talaga yung racket, anak? Parang excited na excited ka! Kasi, Nay, bago kasi akong pelikula. Masayang-masaya ako, Nay, kasi ako na yung bida. Huh? Ako na yung importante, ako na yung aalagaan. Sa wakas, may tao na rin nakapansin sa halaga ko. Eh, nak, siguro dati, hindi lang talaga nila napapansin yung talento mo. Pero ngayon, dahil nahasa na, di napansin ka na nila. Oo, Inday, pumasok siya dito sa kwarto mo kagabi. Tapos, ano pong ginawa? Naku, anak, hindi namin masyadong nakita, eh. Tay, sino'y kaaway dito? Laban na tayo! anak, wala tayong kaaway. Hoy, Entoy, bagay sa iyong suot mo, ha? Siyempre, pogi ako. Inday, bakit parang hindi ka mala nag-aalala? Eh, baka naman po kasi wala lang yun, Tatay Teroy. Naku, anak, hindi. Pakiramdam namin meron talaga siyang ginawa. May nawawala ba sa'yo? Wala naman po. Pasensya na sa sasabihin ko, Inday, ha? Pero wala talaga akong tiwala dyan sa kapatid mo na saksakan ang daming maglagay ng kolorete sa labi. Masanay, pangako ko sa'yo, pagkatapos ng racket na to, hinding-hindi na tayo maghihirap. Nak, pagka kumita ka na dyan sa racket mo, balik na natin yung kwintas ni Inday, ha? Moment tayo na eh. Tsaka, Nay, sabi ko nga sa'yo, wala nga sa akin yung pintas. Neng! Naku naman, anak, eh. Galing ka dito, oh. Siyam na buwang kitang dinala. Kilala kita, Deng. Yung bawat hinga mo, bawat paglaki ng mata mo, alam ko pag may nililihim ka. Basta, Inday, alam namin na alam mo na masama yung ugali niyang kapatid mo na yan. Kaya kung pwede, mag-ingat ka lang ng konti sa kanya, ha? Labot ka! Talaga? Gusto ko sana kayong makausap tungkol kay Kristal. About what po? Naisip ko lang na sana wala mo nang dapat makaalam tungkol dito. Huwag niyo munang sasabihin kahit kanino na nahanap na si Kristal. For one thing, hindi naman tayo sigurado. Thank God, naisip niyo po yan, Mama. Bakit ho, diskumpiyado rin po kayo sa kanya? Marami na nagpanggap na Kristal. Kung ipapa-DNA test ko man siya, yun ay para i-prove na siya nga si Kristal. Para kung ipapakilala ko na siya sa lahat, walang sino mang ko-question sa pagiging Vargas niya. Mabuti bumalik ka. Halika, may papakilala ako sa iyo.
I want you to meet Greg. Anak siya ni Fiona. Greg, siya yung sinasabi ko sa'yo. Ang gwapo naman ang pinsan ko. Hi, Cas. Hi, Cas. Eh, kanino pa ba magmamana kundi sa amin, di ba? Eh, ikaw kaya, kanino ka ba nagmana? Baka po kay Mama. Nakita ko po yung litrato niya kahapon. Parehas po kami ng mata. Eh, siya po. Sino po siya? Siya ang kukuha ng DNA test. Alam mo ba ibig sabihin ng DNA test? Doon natin malalaman kung ikaw talaga si Kristal. Kailangan po ba yun? Bakit? May problema ba? Hindi, wala po. Wala pong problema. Buti mabuti naman. Umpisahan na natin para matapos na. Let's go! Sure.